mga senador, 24 lang kayo, mga sekretaryo, mga politikong katulad ko, ngayon tayo, ngayon nyo pakita, ngayon natin ipakita. Ipakita ninyo ang pagmamahal nyo sa Pilipino. Kami, mga taga-Maynila, Pilipino rin. Ngayon nyo ipakita. Marami nagdadarahop. Nagdarahop sila ngayon. Maswerte kayo. Mga pinagpala kayo. Maswerte tayo. Nakaluwag tayo sa buhay. Paano yung naghihikahos bago pa mangyari ang krisis na ito? At lalong naghihikahos sa kasalukuyang krisis na ito. Hindi tayo magkakaunawaan sa salitaan. Ngayon nyo ipakita ang pamumuno ninyo at pagmamahal nyo sa kapwa. Araw-araw na lang. Asaan kayo ngayon? Asaan? Hinahanap namin kayo. Kasama na ako, 10 ng mga kababayan ko sa lungsod. Puro na lang tayo. Kontra rito, kontra ron. Wala ba kayong puso? Kukunin nyo ang pagkakataon ng kahinaan ng mga leader ngayon sapagkat kung kayo rin naman ang mga leader ngayon, wala rin kayong alam ninyo sa inyong konsensya. Alam ninyo sa inyong puso na wala rin kayong magagawa. Kaya siguro mga kababayan, kayong mga nanonood, hinihikayat ko kayo, manawagan kayo sa mga taong gobyerno na itigil na ang away politika. Itigil natin. Once and for all. Ano ba ang 90 días? Napakadali. Ngayon, hinihikayat ko kayo bilang alkalde ng lungsod. Huwag kayong makapunta-punta rito pagdating ng halalan. Hihikayatin ang aming mga mamamayan ngayon, hindi namin kayo matagpuan. Mas natatagpuan pa namin kayo sa mga dyaryo, sa mga telebisyon. Kuda ng kuda, kiyaw-kiyaw ng kiyaw-kiyaw. Asan? Kaya po, buong kababang loob, mahirap po ang sitwasyon ng bansa. Mahirap ang sitwasyon ng Maynila. Totoong hindi kami bibitiw. Totoong hindi kami mangiiwan. Aakapin namin lahat ang maakap namin. Pero ngayon, nananawagan ako, hindi lang bilang alkalde ng lungsod na kapitolyo ng bansa, but bilang Pilipino, bilang mamamayan, na damang-dama ko ang kahirapan na kinakaharap ng tao ngayon. Ngayon nyo iparamdam. Sa mga artista, tularan nyo si Angel Locsin. Andun, sa bahay niya, tumutulong sa tao. Hindi ito pagkakampi-kampi. Hindi ito pagkakaparti-partido. Nakapamuhay kayo ng marangya. Salamat sa Diyos. Masaya ako para sa inyo. Ngayon nyo ipakita. Nananawagan ako sa lahat ng sektor. Mayaman, sikat, may kapangyarihan. Please, focus ourselves. Focus on our fight. Ang kalaban natin, COVID-19. Ang kalaban natin, walang pinupuntiryang katatayuan ng tao sa lipunan. Magmuni-muni kayo. Huwag natin usisain ang mga plano ng pamahalaan. Hindi ito panahon ng pag-uusisa. Hindi ito panahon ng pagkukuda. Ito ang panahon sa mga halal ng bayan na maglingkod ng tapat sa panahon ng pangangailangan, hindi sa panahon lang ng kasiganahan. Hinihintay tayo ng tao. Wala po kong ibang ninanais na magsabi ng masakit na salita. Ito'y katotohanan lang ng sitwasyon. Baka lang masyado tayong nahihibang, nalilinlang. O baka naman, masyado lang tayong nalilibang sa katatawanan ng ibang tao, sa kamalian ng ibang leader. Eh ano ngayon, kung nagkamali ang ibang leader natin sa kanilang mga ginagamit na salita, pag naitama nyo ba yung ginagamit nilang salita, makatutulong ba yun sa COVID-19? Makatutulong ba yun sa sikmurang kumakalam ngayon? Wala! Ngayon po ninyo ipakita. Hinihikayat ko kayo. Once and for all, pula, dilaw, asul, puti, anuman ang kulay ng inyong politika, tabi nyo muna. 90 days lang. After that, let's go on to regular business politics.